Habang ako'y nagpapahinga dahil katatapos ko lang maglaba, napag-isip-isip ko na i-share sa inyo kung bakit ko nasabi na ako, si Lourdes ng Santa Maria Bulacan, ay para sa kalikasan. Intro! So, ayan na nga, no? Nakita nyo ba yung mga nilabhan ko? Yung mga pinagbanlawan niyan ay tinatabi ko para panlinis sa mga kalat ng mga alaga kong aso. Meron kasi akong 3 dogs at meron din akong 2 ibon. Kaya, tinatabi ko talaga ang mga pinagbanlawan ko para panlinis doon. Ayan, may natira pa para mamaya kapag may umihi na dogs ko, ay ipanglilinis ko. So, ayan, kita nyo na. Meron na namang umihi. So ayan, yan ang panglilinis ko. Siyempre, kahit may sakit ako, sinisigurado ko na hanggat maaari ay malinis ang kapaligiran ko. At sa pagtitipid ko na yan, tignan nyo naman ang bill ko sa tubig, 195 lang. At sa kuryente naman ay 612. Hindi na ako masyadong nanonood ng TV. Nag-aalala na nga si Harold, baka daw masira ang TV namin. Kaya binubuksan na lang namin siya tuwing Linggo. Siguro ko rin na ang mga appliances na hindi naman ginagamit ay tatanggalin sa saksakan. At yung mga ilaw ay pinapatay din kapag hindi naman ginagamit. At dahil simentado, ang paligid ng bahay namin, ayan, nagtanim ako ng okra sa pinutol na galon ng alkohol. Ayan, bari 2 ang tanim kong okra at meron din akong tanim na sile. Ayan, dito ko na lang nilagay sa may bakod para mainitan sila. Kesa itapon ng mga galon at bumili ng mamahaling paso, yan na lang ang ginamit ko sa pagtatanim. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako magaling magtanim eh. O kita nyo na nga, punggok ang tanim kong sili. Pero okay na rin, kesa naman sa magtanim ako ng sama ng loob, eh magtanim na lang ako. So ayan, iyan pang iba kong tanim, ang aking kalamansi na si BBM34 Unity, katakataka, oregano, at meron pa akong 2 tinanim dito na hindi pa sila masyadong lumalago. Gumamela yan at rose. At dito sa harapan ng bahay namin, may kapirasong lupa dyan na tinaniman ng kapatid ko ng alugbati. Ilang beses na akong naka-harvest dyan at ang Tupperware ng Wais na Reyna ng Tahanan. Ayan, hindi ko agad tinatapon yan. Pinaglalagyan ko ng mga pagkain din at yan nga, pinagbabaran ko ng munggo. Yung natira kong galon ay pinagsastakan ko ng tubig kasi may pagkakataon minsan dito sa lugar namin na nawawalan kami ng tubig. Ito namang balde ng biskuit ang ginagamit ko para sa pagdidilig at paglilinis. Kasi nga hindi ko kaya magbuhat ng mabigat. 3 years na yan sa akin at yan talaga ang ginagamit ko. At ito naman ang aking mga basura, nakasegregate yan. Dito sa sako, ang mga hindi nabubulok at dito naman sa balde ang nabubulok. O kita nyo na yan? Yan ang mga nabubulok. Basura lang po dapat ang nabubulok ha. Huwag ang pag-uugali kaya huwag tayong judgmental sa kapwa. So ayan, meron din ako mga bote ng wine dito na magaganda na ginawa kong flower vase. Hindi pang mayaman tignan pero okay na rin kasi magandang tignan ha. Hindi lang isa, 2 po yan. So ayan, nilagyan ko ng water cellophane sa loob para naman magkakulay. O diba, ang ganda. At syempre, huwag niyong hahamunin ang pagkababae ko. At gagamitin ko na ang gender card. So ayan, yan po ang ginagamit ko simula ng 2019 pa. Yan po ay reusable menstrual pad. Bali, ang nagturo sa akin yan ay ang kaibigan ko na si Gladys. Marami talaga akong natutunan sa kanya patungkol sa pag-aalaga ng kalikasan. Siya talaga kasi ang nature lover eh. So, yun nga, imbis nga naman makadagdag ang sanitary napkin na ginagamit nating mga babae sa basura buwan-buwan, eh mas maganda na gumamit na lang tayo ng ganito. Iwas pa sa allergy. Yun nga lang, syempre, dahil nga may sakit ako, hindi pa rin maiwasan na gumamit ako ng incontinence pad. Pero once a month lang naman ako umaalis, kaya siguro eh okay na rin naman yun. Bali, ang menstrual pad na to ay may 3 klase. Merong heavy flow, regular flow, at meron ding panty liner.
Maliit na bagay man ito, itong mga ginagawa ko, ang importante ay nakakatulong ako sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sana may natutunan kayo for today's video. Hanggang sa muli, paalam!